Nitong 5 ng Mayo, nakatanggap ng tawag si Pangulong Rodrigo Duterte mula kay Crown Prince and Deputy Minister Mohammed bin Salman Al Saud. Sa pahayag na inilabas ng palasyo, agenda ng pag-uusap ay mapanatili ang magandang relasyon ng dalawang bansa at mapangalagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Saudi Arabia ang unang destinasyon ng mga OFW o Overseas Filipino Workers at sa huling tala nasa 800,000 Pinoy ang nanirahan at nagtrabaho sa buong kaharian. Pag-uusap po ay nakasentro doon kung paano po mapapalakas pa ang proteksyon na ibibigay sa mga manggagawang Pilipino na nasa Saudi Arabia. Isinusulong ng gobyerno ng Pilipinas na buwagin na ang sponsorship system sa Saudi Arabia. At kamakailan nga ay nilunsad ng Saudi government ang Naukapala system. Nainihambing pa ni Secretary Roque na modern day civil rights movement. Ang dating tradisyonal na sponsorship system ang isa sa mga tinuturong dahilan kung bakit may mga OFWs na inaabandona, hindi pinapasahod, minamaltrato, ginugutom at walang day off. Bawal ang mobile phones at walang health insurance. Tiniyak ni Crown Prince and Deputy Minister Mohammed bin Salman Al Saud, handa ang gobyerno ng Saudi Arabia na gawin ang parte nila sa proteksyon ng mga karapatan ng OFWs. Pero maraming OFWs at samahang Pinoy ang umapila at nanawagan kay Presidente Duterte na tuluyan ng ipa-abolish ang kapala system. Sa ipinapatupad kasing labor reform initiative o tinatawag na no kapala system, hindi kasama ang mga farmers, home guards, hardinero, family drivers at kasambahay na kadalasang biktima ng pang-aabuso at pagmamaltrato. Nalungkot kami kasi hindi kasama ang kasambahay. Dapat nga po ay maging priority ang kasambahay, lalo sa mga hirap na dinadanas namin. Andyan ang mga kasambahay na inaabuso ng amo, hindi nabibigyan ng sapat na pagkain at tulog. Kaya bigla kaming nalungkot na hindi pala kabilang ang mga kasambahay sa nailahad na kapala system. Tulad na lang ng isang katulad ko. We strongly demand that the abolition of the kafala system should also include those who are working in household, no? Those foreign domestic workers. As we all know, most of those foreign domestic workers are the most abused and exploited migrant workers in the kingdom. Umapil na kami kay President na masali kami sa inyo kapala system, mga family driver o mga maid, mga household worker na pwedeng masali kami kung may mga problema sa sahod, maaari kami makapili ng amo at yung mga pagtrato sa amin, kung pwede kami mabigyan ng kalayaan makapaghanap ng ibang amo. Samantala, nitong Mayo 10 sa pangungunan ng DFA, OMWA, IATF, Philippine Embassy sa Riyadh at Saudi Government. 344 OFWs mula Jeddah, Dammam at Riyadh, Saudi Arabia ang nakauwi sa Pilipinas sakay ng PAL Flight PR8654 Riyadh to Manila. Kahit nagkaaberya o natenga, masaya ang ilan dahil makakauwi na sila. 1 year expired pero nung expired yung ikam, habang expired yung ikam ako, nagtutuwa pa rin ako sa company ko. Until after 2 years, ganun pa rin yung ikam ako, nagtutuwa pa rin ako, tapos nag-close na. Nung nag-close na, lumapit ako na tulo. Sa tala ng imbahada, 8 ang bata at isang may medical condition na naka-stretcher. May paalala ang Assistance to National Section sa mga nais mag-apply ng repatriation. Kailangan sumunod ko tayo sa mga batas dito sa Saudi Arabia kasi nandito ko tayo. Siguraduhin ko natin na yung mga papeles na kailangan hindi ko expired at valid pa. Kasi importante ko yung lalo na yung sa exit visa. Let's also make sure po na wala tayong pending na kaso. And then particularly po sila sa mga utang. Kahit po yung mga traffic violation fights kasi mahigpit din ho dito. So ano ho yun? Dapat ho i-settle muna bago umalis. Tiniyak naman ng imbahada na magpapatuloy ang repatriation program ng gobyerno.
Hanggang merong distressed OFWs, hanggang merong mga Pilipinong merong exit visa na walang makayang umuwi, magpapatuloy po yan. Yan po ay standing and orders ng ating presidente na kung sino yung gusto umuwi na sa bayan natin ay bibigyan natin ng pagkakataon. Lindon Gamil Abalye, TFC News, Riyadh, Saudi Arabia.